solo flight tayo ngayon. Subukan ko ulit mag wait and wait. O baka magbanak ulit. Kung ano meron, try natin. After ilang months na hindi nakapag hagis, ito ulit tayo. Subukan ulit natin. So, wish me luck. Sana makarami. See you later. Bukas ka na mag-Ingles. Tagal kong hindi nakapunta rito. September pa yata, last year, hindi ko punta. Yung mga banak. Yung mga vlog ko na nakuhuli akong banak. Dito yung spot na yun. 20 minutes ride mula doon sa aking accommodation. So, ito na tayo. Medyo mainit pa. 4:20 pa lang. Alas 4 tayo mag-isa sa bahay. Tay-tay, sakto ang dating natin. Sana makarami. Yun. Yan, nag-set up tayo ng pangbanak. Kaso dalawang hook lang to, dalawang kabit. Hindi ko pala nadala yung ginawa akong set up ng pangbanak talaga. Subukan natin itong pa-ordinary bait and weight. Dalawang hook lang. Tapos, gaya ng dati, ang ginamit natin kain ni tinapay. Okay, subukan natin. Unang hagis. Ito nga pa lang, may hiwaga akong sinker. Steel bar lang yan. Mamahal kasi natingga. So, yan, napupulot lang. Yan, hihagis natin yung pangbanak natin. Once na lumubog yan, huli ka. Okay? Ngayon, habang naka-bait and wait yan, pwede tayong gumawa ng ibang technique ng fishing. Pwede maghagis-hagis ng gamit ng artificial lure o mag-bait and wait. Yan. First catch natin. Maliit na malakapas. Ayun, tumalun pa. Ito medyo malaki. Ganda ng size. Ayan.
Okay. Wala dalawa. Another one. Hindi ko alam kung tawag dito sa isdan to. Parang maliit na tilapia. Kawawalan natin at sobrang liit. Puro ganun sumisibad. Ito nga palang pain natin dito sa bait and weight, yung nakakahuli ng malakapas. Balon-balunan. Pinugupit ko lang ng maliliit. Yan. Ganito lang. Sakto lang sa maliit na kahuli. Ang ganda pain to kasi hindi naagaw agad. Yung sa banak natin siguro dahil ano itong pinapay madaling madurog, so hindi tayo nakahuli, mabilis matanggal sa kawil doon sa hook. Next time dadala tayo magandang klase ng pinapay. Ano yan? Tawag dito ang buhay kag sa medyo matagal na rin kasi ito nilagay ko lang sa freezer, pakain na lang natin.